Sunshine Dizon, isa ng ganap na kapamilya, narito ang buong kwento. Maugong ang usap-usapan na magiging kapamilya na si Sunshine Dizon matapos ang 25 years niya sa GMA Network. Umano'y hindi nirenew ng nasabing network ang kontrata niya. Si Sunshine Dizon ay kasapi ng aktor o League of Filipino Actors na sumusuporta sa pagkakaroon ng prangkisa para sa ABS-CBN. Siya ay isa sa mga artistang very vocal sa pagsuporta sa ABS-CBN kahit siya ay nasa kabilang bakod pa. Habang ilan ay nananahimik sa issue, hindi natakot si Sunshine Dizon na magpahayag ng suporta sa Kapamilya Network. 25 taon din naging kapuso star si Sunshine Dizon bago maging isang freelancer. At ngayon pwede na siyang magtrabaho sa ibang TV network ay naging malaking posibilidad na gumawa rin siya ng TV project sa ABS-CBN. Si Perry Lansiga na manager ni Ivana Alawi na ngayon ay nakakontrata sa ABS-CBN ang manager ni Sunshine Dizon. Ibig sabihin, hindi na magiging mahirap ang negosasyon if ever na merong project na i-offer kay Sunshine Dizon. Perry Lansiga din ang manager ni Dingdong Dantes na ilang beses na nakagawa ng pelikula sa Star Cinema, ang sister company ng ABS-CBN. Wala pa kaming balita kung exclusive contract ang pinirma ni Sunshine Dizon sa Kapamilya Network. Ang huli lang naming narinig ay kasama ang aktres sa story conference ng isang bagong drama series sa ABS-CBN na pagsasamahan ni Paolo Abellino at Jenning Gutierrez na dati ring mga kapuso stars. Ang iba pang mga dating kapuso stars na nagningning ang karir nang lumipat sila sa ABS-CBN ay sina Isa Calzado, Angie Locsin, Sara Labate, Raisa Sinon at Regine Velasquez. Samantala, sinagot naman ng manager ni Sunshine Dizon na si Perry Lansigan ang tanong kung aalis na ba ang aktres sa Kapuso Network at lilipat na sa Kapamilya Network. Makahulugan ang mga naging sagot ng manager ni Sunshine Dizon na si Perry Lansigan sa naging tanong rito tungkol sa pag-alis ng kanyang alaga sa Kapuso Network at paglipat nito sa kabilang bakod. Sa kanyang Instagram Live, sinabi ni Lansigan na magbibigay siya ng statement tungkol sa isyong pag-alis at paglipat nga ni Sunshine Dizon ng ibang network. Pinagdiinan din niya na hindi niya kine-question ang mga fans na ang loyalty ay nasa istasyon, pero kung tunay kang tagahanga ng isang artista, dapat ay sundan mo ito saan man magpuntang istasyon. Gate niya, I respect those na ang loyalty ay nasa network, pero kung may gusto kang artista at lumipat sa ibang network, susundan mo siya kung talagang gusto mo siya. Samantala, kinumpirma mismo ng talent manager na si Perry Lansigan, gate niya, yes we are transferring. Kapamilya na si Sunshine Dizon. Samantala, maliban kay Sunshine Dizon, si Labi po ang isa pang primadong kapuso aktres ang napapabalitang lilipat na rin sa bakura ng Kapamilya Network. Ayon sa source ng number 1 digital talk show na Take 8 per Minute may ganun, hindi na rin nagkaroon ng renewal of contract kay Labi po na okay naman daw sa aktres. At ang unang project daw na mausay na aktres ang Dr. Foster na magkakaroon ng Pinoy adaptation. Sikat na British drama series ang Dr. Foster na una nang ipinalabas ng ABS-CBN. Ang South Korean adaptation nitong The World of the Married sa Kapamilya Channel noong Hunyo 2020. Kasunod ng pagkilalang nakuha nito bilang highest rating South Korean cable TV drama sa kasaysayan. Ang Pinoy remake ng Dr. Foster ang una para sa isang scripted British series pagkatapos pumatok sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kakaibang kwento nito ng pagtataksil at paghihigante. Ang Pilipinas ang ika-anim na bansang gagawa ng sarili nitong version ng Dr. Foster pagkatapos ng South Korea, India, Russia, Turkey at France. Ang British series na Dr. Foster ay isnulat ni Mike Barlett para sa BBC One sa produksyon ng Drama Republic. Aside from Labi po, matunog rin na bibida sa serye si Jody Santamaria. Nauna rin nakumpirma na nakalatag na ang gagawing teleserye ni Sunshine Dizon sa Kapamilya Network with Paolo Abellino at Jenning Gutierrez. Ito kaya ang sinasabing rumor dati na gagawing ABS-CBN ang remake ng Sky Castle? Matatandaan na ang nanay ni Jenning Gutierrez na si Lotlot De Leon ang nagboses sa bida nito at si Sunshine Dizon naman ang nagboses kay Coach Julie. Vocal naman si Sunshine Dizon noon pa na bukas siya para sa Sky Castle remake. Samantala, ayon mismo sa YouTube program ng mga veteranong showbiz insiders ng sina Lolit Solis, Mr. Fu at Christy Permi na Take It Per Minute may ganon sa ABS-CBN nga ang destinasyon ng bagong tinatahak na direksyon ng acting career ni Miss Labi po. Ano mang araw mula ngayon, magaganap ang pagpirma ng kontrata ng babaeng anak ni The King FPJ sa Kapamilya Channel. Huling teledrama na ni Labi po ang Oh My Love sa Kapuso Network. Ginagawa pa ngayon ng aktres ang Oh My Love pero mukhang tatapusin lang ang isang buong season at hindi na ito mag-extend pa. Hindi lang natin alam kung bakit lilisanin na rin ni Labi po ang GMA 7 dahil hindi naman siya nawawala ng trabaho. Magaganda naman ang projects na nabibigay sa kanya. Maaaring may iba lang siyang gustong gawin.
Kaya kailangan din niya ng bagong paligid na pagtatrabuhan tulad ni Sunshine Diesel. Ang narinig kasi namin ay magiging bahagi na raw siya ng Pinoy adaptation ng Dr. Foster na dinig namin magbibida rito ay si Jody Santa Maria. Pero wala pang inilalabas na cast na bubuo ng teleserye ang Kapamilya Channel. May nakausap lang akong taga-ABS-CBN Channel 2 na kinumpirma sa aming tuloy daw sa kanila si Labi po. Top 2 choices ng ABS-CBN management at ng netizens na bubida sa inaabangang version ng Pilipinas ng Dr. Foster sina Judean Santos at Angel Aquino. Sa kasalukuyan, nililigawan pa ng Dreamscape Entertainment ang production arm na gagawa sa Dr. Foster PH si Judean Santos at pinag-uusapan pa ang magiging arrangement kung sakaling matuloy ang pagbida niya sa bagong serye. Samantala, inaabangan naman kung tatanggalin na ba si Angel Aquino sa Ang Probinsyano kung sakaling siya naman ang mapiling bumida sa remake. Sa oras na mawala na ang karakter niya sa longest running series ng Kapamilya Network, malaki ang chance na siya ang napili. May isa pang lumulutang na pangalan na pwedeng bumida sa remake ng Dr. Foster PH kung sakaling hindi pwede sina Judean Santos at Angel Aquino. Si Judy Santa Maria na naging markado ang pagganap sa kakatapos lamang na serye na Ang Sa Iyo Ay Akin. Kung si Judy Santa Maria naman ang mapili, gaganap naman daw bilang kabit na itatapat sa kanya si Lobby Po. Kalat na kalat na ang balitang pagsasalbalutan de umano ni Lobby Po paalis ng GMA Network. Nalalapit na ang pagtatapos ng kasalukuyang serye niya sa istasyon na Oh My Love at kapag natapos na raw ito ay doon na siya aalis. Tinanggap raw de umano ni Lobby Po ang alok na teleserye sa kanya ng ABS-CBN. Ito ay ang mistress role sa Dr. Foster PH. Career move ang karaniwang dahilan ng paglipat. Moving forward, not backwards, and definitely not standing or sitting still. Maraming trade-off at adjustment sa paglipat, lalo pat walang franchise ang ABS-CBN. So, while it may not be an entirely money move, anong movement ba ang nakita natin sa mga dating kapuso na ngayon naging kapamilya? Angie Locsin, Ann Cortez, Tony Gonzaga, Isa Calzado at maging si Regine Velasquez. I'm sure like Sunshine and Janine and Paulo na rin, they are grateful to the Kapuso Network for starting them up. But like any growing child, they felt the need to move. Ang daming nabulabog sa blind item natin o na dalawang kapuso actress ang malamang na mag-over the bakod. Sa halos 100 new shows kasi ng JMA7, walang naka-line up para sa dalawang kilala at mahusay na actress. Yung isang premiadong actress, kapanipanliwala raw na lumipat. Sabi pa, dalawang taon na itong nililigawan ng Kapamilya Network. Ang isa pang actress, malabo raw lumipat dahil alaga naman ito sa projects ng Kapuso Network, si Sunshine Diesel niya ito. Nahuli nating napanood sa teledrama Mag-aagaw kung saan mas pinag-uusapan ang mainit na eksena ni na Cheryl Cruz at Jerick Gonzalez. Kaabang-abang ang kombinasyon ni na Sunshine Diesel, Janine Gutierrez at Paula Abellino sa isang teleserye. Si Sunshine Diesel bukod sa pagiging isang kapuso actress ay kilala rin bilang isa sa pinakamahusay na actress ng kaniyang henerasyon. Sa tagal ng pananatili ni Sunshine Diesel sa JMA7, bumida na siya sa hindi mabilang na teleserye at ilan sa pinakatumatak sa mga manonood ay ang Anina Karina, Ikaw Lang Ang Mamahalin, Kung Mawawala Ka, Inkantadya, Bakekang, Impostura, All About Eve, Mundo Mo'y Akin at Ika-anim na Utos. Makailang beses na rin nagwagi ng Best Supporting Actress at Best Actress Award si Sunshine Diesel sa ilang pelikula at serye na kanyang ginampanan. Bago patuloy nag-bloom ang career sa JMA7, naging parte na rin ang Noy Batang Actress na si Sunshine Diesel sa ilang palabas sa ABS-CBN noong early 1990s. Kabilang na dyan ang mga litratong ito ng ilang eksena sa episodes na Anak-Anak noong 1992 ng weekly anthology na Marcel Drama Special na pinapalabas tuwing Martes ng gabi sa The Star Network noong 1992 hanggang 1997. Gumanap ang Batang Shine bilang anak ni Diamond Star Marcel Soriano. 11 taon ang nakalipas, 2003 noong nagsama sila ulit sa pelikulang Pilipinas na entry noon sa Metro Manila Film Festival. 2003 rin kung saan guest din siya sa isang episode ng sitcom na Home Along the Airport bilang love interest noon ni Bill Cosme o ni Smokey Manaloto. Ito sa ngayon ang huling kapamilya appearance ni Shine bago ang maugong na balitang magiging bagi na ito ng isang teleserye ng ABS-CBN ngayong 2021. Bukod sa palabas na yun with Maricel Soriano, na-future din sa MMK ang Batang Shine noong 1992 na may pamagat na Abanico, 1994 na may pamagat na Palara at 1995 na may pamagat na Latay. Bukod din ang kanyang unang project sa JMA7 noong 1988, ang Kadenang Rosas kasama si veteran actor Dante Ribeiro noong ito ay 5 taong gulang pala. May naging kids show din si Shine sa ABC 30 noong araw. Ang Sunshine and Friends bago tuluyang nahasa ang kanyang galing at talento noong nagdadalaga na ito sa Dots Entertainment o Dots at Ana Karenina na naging big break niya sa kanyang career. For more Sunshine Diesel and Labi Po updates, don't forget to like, comment, share,
subscribe and click the bell icon upang updated ka sa mga ganap.